ito ang nakakagulat. Panibagong revelasyon ang inilabas ng kampo ng President-elect na si Bongbong Marcos dahil ang umatras sa senatorial candidacy nito na si Rodante Marcoleta ay napipinto na ring maupo bilang pinakabagong secretary ng Department of Justice. Ito ang kumpirmadong balita ayon sa mapagkakatiwalaang source na isinend sa atin ang ilang mga impormasyon at mga kabahagi ng mga pangalan na mapapabilang sa gabinete ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya't ang inaasahan ng ABS-CBN na pagbabalik sa Philippine Free TV ay tila dadaan sa butas ng karayom dahil mapipinto ang paglilitis sa kanila ng pinakabagong DOJ Secretary na si Rodante Marcoleta. Narito ang full report kung saan namanin ng samot-saring reaksyon sa social media. Matapos ang kuro-kuro ng ilang mga netizens na si Rodante Marcoleta ay papabilang sa pinakabagong chairman ng National Telecommunications Commission, ay tila mas mataas pa ang ibinigay ni Bongbong Marcos sa kanyang papel dahil ito ang napipintong maging secretary ng Department of Justice. Ito ang breaking news na halos matuwa ang maraming netizens, lalo na ng kanyang mga taga-suporta, dahil magmula ng bag-backout ito sa kanyang senatorial race ay nawala ng pag-asa ang mga sumusuporta sa former Saguip Partylist Representative. Ngunit tila nang ibulgar ng kampo ni Bongbong Marcos ang ilan sa mga impormasyon na nangyari sa close-ender meeting, tila kumpirma na ang ilan sa mga magiging gabinete ni BBM. Bukod kay Vice President-elect Sara Duterte na magiging Secretary ng Department of Education, Professor Clarita Carlos para sa Department of Foreign Affairs, kinumpirma mismo ng reliable source na si Rodante Marcoleta na dating Saguip Partylist Representative ang maupo bilang pinakabagong miyembro ng gabinete ni BBM at hahawakan nito ang Department of Justice. Ayon sa balita, noon pa man raw ay impress na si Bongbong Marcos sa talino, galing at tapang ni Rodante Marcoleta mula nang makilala ang kanyang pangalan bilang House Deputy Speaker sa 18th Congress. Isa rin si Rodante Marcoleta sa pinakamaingay ang pangalan na lumiti sa kaso ng ABS-CBN pagdating sa kanilang iba't ibang violation tiyak na ipasaraan TV network, maging ang aberya at di umikontrobersya na kinaharap ng PhilHealth, si Rodante Marcoleta rin ang nagsilbing tagapagtanggol ng mga naaapi. Siya rin ang isa sa mga nakipaglaban at nanindigan na tanggalan na ng ilang porsyento ng budget ang Commission on Human Rights dahil wala naman itong nagagawang mabuti sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang isa sa mga pinakontrobersyal na laban ni Rodante Marcoleta nang salansangin nito ang media outlet na Rockler dahil sa pagpapakalat ng maling balita, hindi lamang kay Pangulong Rodrigo Duterte maging sa President-elect na si Bongbong Marcos. Kaya para mismo sa maraming Pilipino, nararapat lamang na maupo bilang pinakabagong Department of Justice Secretary ang former Saguip Partylist Representative na si Congressman Rodante Marcoleta dahil sa kanyang dedikasyon at paniniwala na wala dapat lalamang pagdating sa batas. Katulad ng ABS-CBN na tila noong nakarang araw ay nagbubunyi matapos kumpirmahin ni BBM na posibleng mabigyan ng franchise ang Kapamilya Network sa kanyang administrasyon. Ngunit tila panibagong bulaga ang bumulagta sa kanila dahil si Rodante Marcoleta ang mauupo sa DOJ na siyang lilitis sa iba't ibang violation na kinumit ng media network. Tulad raw ng awit ni Kim Chu, bawal lumabas, bawal pa rin magpalabas. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumpirmahin ng ilan sa mga malalapit sa buhay ng President-elect na si Bongbong Marcos ay napipinto ng maupo bilang panibagong DOJ Secretary ang former Saguip Partylist Representative na si Rodante Marcoleta? Just...